Gentlemen, tapos na po ang aking munggong sari-sari ang sahog. So, iyan na siya, guys. Look, ang sarap niya, di ba? Oh, wala siya masyadong maraming sahog. Ano lang talaga, yung dried shrimp, yun na lang po, ano, sinahog ko. Yeah, ready to eat na po. Kakainin na po natin ang ating munggong halo-halo ang sahog. Ayan, guys, nakikita nyo ba yung mga sahog ko? Meron dyang talbos ng palaya. Meron din dyang talbos ng kamote. At ang namumula-mula doon is alukbati. At yung munggo, parang saling pusa na lamang siya ngayon. Naging saling pusa na lang yung munggo kasi nga sa sahog ko napakarami. At yung aking napakalaking sugpo, ayun, kahit na papaano, ay nakikita pa rin naman yung sugpo. Alam niyo ba, nakita niyo ba yung sugpo, mga guys? Ayan. Ayan. O, dried shrimp na maliliit. Yan ang lunch ko ngayon. Pang 3 days ko sa aking no rice challenge. So, tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan natin mag no rice at kung ano ba magiging epekto ng aking body. Okay, hindi lang sa body, actually, kaya kami nag no rice. Sa health din namin kasi nagkakaedad na kami ni Mister. So, kailangan na namin without rice talaga. So, ito na nga. Ngayon, siguro nagugutom ako after ng mga 3 o'clock. Nagugutom na ako yan. So, ito naman ang kakainin ko. Yan, ang kakainin ko pag nagutom ako. Meron ako dyang, what is this? Mango? Or what is this? Tomato? Ganyan. And then, ayan na nga. Yan ang aking melon. Yan ang aking mimeriendahin later. Kasi nga, no rice. So, guys, ayan na nga. Kakain na tayo. Kakain na natin ang ating ginisang munggo with halong-halong gulay. Pwede naman, di ba? Ganun talaga. Pag wala kang budget, sige na lang kung anong meron dyan. Kung anong libre sa mga kapitbahay na nahaharad-harad dyan. Kuhanin mo na. Huwag ka na marami pang sabi-sabi, ha? Para makabuo ka ng iyong pananghaliang gulay. Okay, guys. Bye! At saka, kung gusto nyo, panoorin nyo ako kumain, pwede rin naman. Pero, okay na rin. Okay, God bless.